Ito si Dichi, ito ang trabaho ko. Umagang umaga, naghahatid ako ng alaga ko sa school. Ayan, pauwi na nga ako at 15 minutes lang na ang biyahe ko dito sa bus. Makakarating na ako sa amin. So ayan, nakakarating na nga ako sa amin sa maghapon. Napaka-busy ko dito sa bahay. Lahat ng trabaho sa bahay, ginagawa ako. Pagdating ng hapon, kailangan ko na namang umalis dahil maghahatid naman ako ng alaga ko sa another school na naman nila. So sobrang busy nila sa maghapon. So sobrang pagod ko. Nakatulog na ako sa biyahe. So ayan na nga, ito na ngayong pagkakataon ko nakapagpahinga habang bumabiyahe. So dahil nga pagod kapag nasa bahay ka, hindi ka malamang makakaupo-upo dyan. Kailangan dire-diretso yung trabaho mo. Kaya napapasalamat din ako na mayroong ganitong biyahe-biyahe. Para nakakatingin na ako, nakakatulog din ako paminsan-minsan. Dito na nga, ito na yung lugar kung saan nakarating ako. Pagdating dito, maghihintay ako ng isang oras. So yun, nakaupo lang ako dito. Matapos yung class niya. So ayan, wala may inip. Dito ko naiisip ang lahat-lahat kung ano-anong pumapasok sa aking mga utak. Alas 5, so next na tayo. Tapos sa ating schedule dito. Appointment natin ito, tapos na, uwian na. So ayan, uwian na nga. So sobrang ganda ng mga views dito minsan. Hindi ako natutulog talaga. Nanonood lang ako sa paligid ko. Tagang busog na busog yung mga mata ko sa magagandang tanawin. Yun, minsan naaalaw din ako sa mga biyahe-biyahe ko, minsan naiinip, ganyan. Natural lang yan. Dito kasi, kailangan mo magtiyaga. Kung hindi ka magtiyaga, uuwi kang luhaan. So ayan, marami ako mga kaibigan. So pagdating ko sa bahay, i-prepare ko na ang pagkain ng aking alagang pusa. So dahil mayroon akong apat na alagang pusa, pinaghati-hati ko yung pagkain nila. Habang ako yung nag-prepare sila, nakaabang din sila sa akin, sabi na gutom na ako. So ako, pero ako, gutom na din. So, ayan, ang cute-cute na mga alaga ko. So, habang sila ay kumakain, prepare ko na rin man yung alaga ko, papaliguan ko na rin sila. Para pagpakapaligo nila, magluluto na ako. Habang nagluluto ako, sila naman. So, ayan na nga. Gumagawa ng homework nila hanggang sa matapos ko ang trabaho ko sa buong maghapon. So, ayan, sa sobrang pagod, ayan, prepare na sa wakas, sa katapos din ako sa aking trabaho at ako'y matutulog ang papahinga na. Sa pag-oras na ito, tinecheck ko yung aking cellphone, kung meron ba akong mga messages na galing sa mga mahal ko sa buhay. So, ayan, bago ako magtulog, dito ko ramdam ang pagod ng aking katawan, na parang ang sakit-sakit ng katawan ko, naiisip ko, ang hirap. Sobrang tiis lang, sige.